Well, saan ba nagkulang? Nagkulang ba o talagang nasobrahan na? Nasobrahan sa katalinuhan? Na nawala na ng charm? Meron naman dyan na parang kinapos talaga o hindi naiintindihan ang tanong? At meron naman na talagang deserving pero hindi nanalo. Hello guys, welcome back to my channel. This is Roderick Ruzabala and today's video, pag-usapan natin yung tatlo sa talagang expected na mananalo sa Miss World Philippines 2022. Pero hindi nga sila nanalo, isa ay runner-up at yung dalawa talaga ay lumagapak. So hindi natin masasabi na they deserve talaga na hindi manalo. Ito yung aking honest opinion based sa napanood ko na videos nila sa final interview at sa casual interview. Alright, so hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa guys. If you're new to my channel, if you haven't subscribed, and if you love beauty pageant, this is Roderick Ruzabala and please do consider to subscribe at huwag kakalimutan ng notification bell para hindi nyo ma-miss ang aking mga susunod na uploads. Alright, this is it. Miss World Philippines 2022, nakoronahan na nga ang mga bagong queens. Pero marami syempre sa atin yung mga nalulungkot hanggang ngayon na parang sinasabi na rub ang mga ibang queens na sana sila yung nanalo. Meron din naman na talagang clear kung bakit hindi sila nanalo. Right, so simulan na nga natin. Ito, magpo-focus tayo sa Reina Hispano-Americana Filipinas, Miss World Philippines, at Supranational Philippines. So hindi na natin masyadong i-detalye kung sino-sino yung mga nanalo. But of course, here they are. These are the complete set of new queens of Miss World Philippines 2022. So nandiyan si Cassandra Chan, second runner-up, Miss Eco Teen Philippines mula sa Aklan, Miss Supranational Philippines mula sa Las Piñas, Miss World Philippines winner Gwendolyn Pornol mula sa Negros Occidental, Eco Philippines Ashley Subihano, Reina Hispano-Americana Ingrid Santa Maria mula sa Parañaque, at first runner-up mula sa Marikina na si Justin Felizarta. Alright, so without further ado, yun na nga, sino at bakit hindi sila nanalo sa mga titles na ine-expect ng marami na sila yung talagang dapat manalo or sila yung talagang ine-expect nga na manalo. Right, so simulan natin sa Miss World Philippines. Talaga bang deserving ni Maria Gigante o Gigante at ni Paolo Ortega at saka ni Miss Marikina Justin Felizarta yung kanilang placement o yung fate nila sa Miss World Philippines 2022? Casual interview, wala talaga tayong masasabi kung kudaan, kung talagang intelligence, communication skills. Talaga namang si Miss Cebu ang talagang number one. So she can be a speaker talaga. She is a host, she is a model, she is a philosophy graduate. At talaga namang yun yung forte niya. Yung forte niya yung talagang speaking skills niya talagang super, super top-notch. Final Q&A, super talino, super galing magsalita. Para sa akin, bakit hindi siya nanalo ng Miss World Philippines is because nawala na siya ng charm. Siguro nawala siya ng charm sa judges na sa sobrang talino niya is parang na-intimidate na or intimidating na yung dating dahil she is super, super intelligent. So parang nawala na yung parang beauty queen-ish na vibe dahil sa sobrang talino. Sobrang galing magsalita. So, yun lang yung para sa akin. Why not ibang beauty pageant? We don't know. To be honest, Supranational will be one of the title na pwede niyang mapanalunan. But, wala na tayong magagawa doon dahil hindi na nga siya nanalo. But, i-compare mo sa nanalo na Miss Gwendolyn Pornol, I think that Gwendolyn Pornol is a safe candidate or a safe delegate to send in Miss World. One, sinasabi nilang fresh. Yes, she is only 21. Maria Gigante or Gigante is 28 na. Alright, so kung sasabihin natin na mas fresh, yes, age-wise, mas fresh. But to be honest, last year, nag-send tayo ng super galing magsalita. Nasama siya sa top 13, di ba? So parang ina-expect natin na dahil sobrang galing magsalita ni Miss Cebu, siya na yung mananalo or siya yung at least supranational. My honest opinion,
siguro nakita nga ng organization na let's set aside na lang muna yung pagiging best in Q&A, best in head-to-head challenge and everything. So sad for Maria Gigante o Gigante dahil hindi nga siya nanalo kahit runner-up. I think nawala ng charm si Maria sa judges dahil sa sobrang galing niyang magsalita. Para kasi sa akin, upon watching the video, parang super talino, parang super galing na parang nawala na nga ng pagiging beauty queen na parang medyo argumental na yung sound, medyo parang debate na parang ganun. Yun lang yung para sa akin. You can comment down below, guys, what do you think of my opinion or my observation, but that is what I feel and what I can see. So, also age-wise, kaya hindi siya nanalo siguro ng ibang title dahil age-wise hindi na siya pwede. Alright, Miss Supranational. Miss Supranational is one of the shocking. Okay, one of the shocking is because expected ng lahat na ibibigay na to kay Jason Felizarta. Well, Jason Felizarta, to be honest, ay napakalaki ng taon, ng years na ginugol niya sa beauty pageant. From 2016, I believe, or 2015, sumali na siya sa Binibining Pilipinas. And then last year, sumali siya, but unplaced. So the first two, actually, semi-finally siya ng Binibining Pilipinas. And yung last attempt niya, the third attempt niya ng Binibining Pilipinas, unplaced siya. Talagang, she really aimed for Binibining Pilipinas title, but unfortunately, hindi nga siya nakasali kahit sa semi-finalist. And then yun, nag-try siya sa Miss World Philippines and nakita naman natin, casual interview, on point ang sagot niya, final Q&A, on point yung tanong niya, o yung sagot niya sa tanong. But unfortunately, first runner-up nga lang siya, right? So Supranational sana yung ina-expect ng marami dahil super, super prepared siya. Alright, so katawan, body-wise, beauty-wise, Q&A, okay naman yung Q&A niya, on point. But sad to say, first runner-up, but still, nanalo siya ng first runner-up, so hindi siya masyadong umuwing luhaan. But again, of course, we wanted or we wish and we expected na mananalo siya ng title. But wala tayong magagawa. Last but not the least, Reina Hispano-Americana Filipinas. Right, so expected, again, expected natin na ibibigay na to kay Paola Ortega. Paola Ortega is a Spanish speaker. She grew up in Madrid, Spain. She is a nurse. Then she resigned because she want to pursue her dream in beauty pageant. But unfortunately, hindi nga siya nanalo kahit runner-up. Hispano-Americana, sana nga, yun na nga yung parang iniisip natin na Spanish speaker, Paola Ortega, pwedeng-pwede yan, di ba? But to be honest, I am half-blinded na parang nakita ko lang is Spanish speaker siya, maganda naman siya, in all honesty, sexy naman siya, in fairness. But in all honesty, guys, if we will really set aside, but if we look at the girls as other nationality or as a judge, let's say magbe-base tayo sa physique, sa beauty of body. I am not bashing, but to be honest, Paola Ortega is way bigger compared to other girls. Alright? So she is like other contestant in the past or in the other beauty pageant na masyado nating naging parang paborito kasi sikat o kaya sumali na siya sa ibang beauty pageant. But to be honest, if you will compare Miss Paranaque and Miss Albay, Miss Paranaque is way sexier. More prepared, more parang pwede mo siyang ilaban, pwede mo siyang ihilera sa mga Latina, which is Reina Hispano-Americana is a pageant made for Latin Americans. To be honest, Paola Ortega made a really big mistake for not answering the question properly. So, siguro hindi niya masyadong naintindihan ng question. She speaks English, but honestly, I think and I'm sure that she really doesn't get what is the question all about. Yun yung talagang feeling ko na downfall niya to clinch any of the title. Alright, so medyo nakakasad. We are considering only because she speaks Spanish, kaya siya yung naging paborito natin. But I think Miss World Philippines made the right decision sa selection ng title. Yun, so this is it, guys. This is a very quick video. This is just my opinion. So this is an honest opinion, honest observation. No bashing at all. Hindi ako nang babash. I will still support all the winners, no matter what.
this is it. This is a very quick video and I hope you guys enjoy this video. And if you have any comments, suggestion, please leave a comment down below and don't forget to subscribe. I hope you guys stay safe, be safe, and until on my next vlog. Bye-bye.